Views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of TV5. In addition, the views and opinions of the guests do not necessarily reflect those of the host, the show, the station. Ngayong Juicy Wednesday, hindi kami magpapatumpik-tumpik sa mga issue dahil ngayong gabi, direkta ang kasas sa mga chika at ang mga artista. Target sa pagputok ng mga kontrobersiya. Mainit na naman ang balitaktakan sa firing line ng mga intriga. Target number one, Rian Ramos. Magsasalita na sa pagkakaugnay niya sa Prince of Forbidden Talk na si Mo Twister. Target number two, ex-Sex Bomb member Jopay Pagya. May mga pasabog nga ba sa pag-alis niya sa kampo ni Joy Cancio? Target number three, Senator Bong Revilla. May juicy chika mula sa mundo ng showbiz at politika. Target number four, Krista Ranillo. Wala na nga bang balak bumalik sa Pilipinas? Target number 5, Casey Concepcion. Gamit na gamit nga ba ni Gabby Concepcion sa publicity? Samahan ng mga sharpshooter ng showbiz talakayan ang pambansang chismisa na walang inaatrasan na firing line. Juicy! Mga chikang super init, mga intrigang siguradong pagpipistahan sa apat na sulok ng showbiz. Sila po ang ihihilera natin ngayong gabi sa firing line. Dito lamang po sa mas pinainit at mas pinakatas na juicy. Alex, magandang yes, gabi sa'yo. Yes, I'm sure. Very caliente. Ganda mo, anak, ngayong gabi. Ay, ganda mong kontra, electric fan. Ang ganda mo ngayong gabi. Bagay yung body dito, ng buhok-buhokan. Kasi wala akong body. Ayun, wala akong body. Maraming salamat, Nanay Christy. Mm-hmm. Diba? Lahat tayo glamorosa ngayong gabing ito. Mamaya. As always. Hello, mga kapatid. Ako, tumutok lang kayo dahil ako, isa na naman puro maiinit na intriga at pag-uusapan. Correct. Mapa-freshness. Yes, gaga. Ryan Agoncillo. Wow. Hello, mga ka-freshness. Talintadong badinyes. Hello, mga ka-freshness. Hello mga tetemons out there. Welcome sa ating Juicy Wednesday. Sobrang mainit dahil firing line at lumalagablab ang ating chikahan for tonight, di ba? Okay. At syempre, bago ang lahat, ipakikilala ko muna tatlong sunod-sunod yes na gabi. Parang na ako. Okay ka lang naman. Pray pumaloy. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo. At pwede na ako mag-take ng order. Ah, okay. Hello, nagbibenta ka ng ice cream. Okay. Sa ice cream parlor. Ito po ang kasama namin na talagang tumawag pa mismo sa akin ng mga profesor ng UP at Ateneo at sabi, gawin na siya ditong mainstay. Wow! Mga kaibigan, tingnan nyo pong mabuti, titigan nyo, kahawig niya si Brother Eddie Gil. Shalala! Magandang gabi sa'yo, nag-iisa na siya. Inakyat mo ako, tapos nilaglag mo rin ako. Ay! Eto na naman tayo. Villalobos na naman ba ito? Hindi na, ano yan? Ang gaan ah! Saan yan? Saan yan? Mabigat yan, may bato, oh! Ang galing ka ng Saudi. Ang market sa Saudi. Ang market mo, mga professor ng UP. Dhabi. Abu Dhabi. Wow. Ito naman, Diyos ko, talagang ginintuan ka ngayong gabing ito. May naghihingi na nga yan. Later, Shalala, ang blind item mo, itay namin. At kahawin niya talaga si Eddie Hila. Magandang gabi! Hindi po siya nakalapel, mga ka-freshness. Pasensya na po, masakit ang lalamunan ko. Mga kapatid, umpisa pa lamang po yan para sa ating showbiz feed. Okay, simulan na natin yan mula sa sulat ni Kuya Edgar Cruz. Hi, Kuya Edgar, sa steer.ph. Cyril Manabat, 12 araw daw kung magtrabaho, 12 oras daw kung magtrabaho. Inaabuso na nga ba ng kabilang network? Si Cyril Manabat, ang child wonder na batang Agua Bendita, yes, si Owa, at sa si Muma. Ano yun? Inaabuso siya? Paano? As in puyat na? Kasi 12 hours daw. Alam mo, may ruling kasi ngayon, ang kapag ang bata ay pinagtatrabaho, may cut-off dapat ng alas 12. Apat na oras lang? Oo, apat na oras, 8 to 12 lang dapat. At ngayon, syempre, sakit ng produksyon na ipa-extend kapag hindi pa tapos ang mga eksena dahil panibago na naman, yes, itong bayad pero the next diba, day. Pero diba meron silang dole na nakalagay? Oo, ruling nga yun sa dole. Dole na. O ayan, nahagang 12 lang. Hindi ba nasusunod yun talaga? Ako, karaniwan hindi. Never, kahit ano, kahit nung panahon ko. Pero ano mo, naaawa ako dyan sa batang yan. Hindi na yata naging normal talaga din ang buhay, no? Kasi doon sa Agua, kulay asul siya. Sa Bombay, kulay puti siya. Ano, nasusunod, dilaw naman siya. Hindi, bali na gano'n. Nanalo si, ano, si Noynoy, baka dilaw naman. Oo. Sa susunod, magiging kulay blue na siya. Ay, blue na nga. Oo, sa susunod naman, ako yan, kulay orange. Ay, pongka na pongkan. Okay, go! Eto
sure siguro ito, pasok ko sa number 10 ng FHM Sexiest. Ang napakagandang si Rian Ramos, lilinawin ng issue tungkol kay DJ Mo na nagsama sila sa Paris. Ano nga bang katotohanan dito? Sasagutin mismo ni Rian Ramos. Let's all watch this. Nasa hot seat ang intriga ngayon, ang magandang young actress na si Rian Ramos. Dahil nabulgar ang di umunay relasyon nila ng juicy co-host na si Mo Twister. Ayon sa nasulat sa bulgar, batay sa panayam sa talent manager na si Annabelle Rama, magkasama raw ang dalawa sa Paris noong nakaraang buwan. Pero ilang beses itong itinanggi ni Rian. No, hindi yun totoo, pero siguro naiintindihan ko na rin kung bakit nasasabi yun ng mga tao. Alam ko naman na dito sa showbiz, makita lang kayo na okay kayo or makita lang kayo na kunwari kung may kaibigan kang lalaki, sasabihin talaga ng tao, ilang beses na ito nangyari sa akin, Diyos ko, sasabihin na talaga ng tao na ewan ko, kayo na. May lumalabas pang chika ngayon na si Rian daw ang dahilan kung bakit naghiwalay si Mo at ex-girlfriend nitong si Andy Manzano. Honestly, wala akong masyadong alam tungkol sa personal life nila. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari sa kanila. Todo deny talaga si Rian. Eh kung totohanin kaya ni Mo ang paliligaw sa kanya? Unang-una, wala naman sigurong dahilan para mangyari yun kasi wala pa naman siyang ine-express sa akin. Kung ganon, hihintayin namin ang pag-amin mo, Mo, mga ka-freshness. Naniniwala ba kayo sa isyong kaya nagdi-deny ang dalawa tungkol sa kanilang relasyon ay dahil gustong protektahan ni Mo ang karir ni Rian na isa sa mga prime talent ng GMA Network? Sayang, wala dito si DJ Mo. Sana na masasagot niya. Pagbalik sana may bigay niya yung side niya. Sabi ako, ni Rian, hindi pa raw nag-express ng kahit anong panliligaw. Panliligaw si DJ Mo. Sana Ray, DJ what Mo. You say to alam that? Mo, hindi ako niniwala dito kay Rian kasi isa rin tong sinungaling na ba? Ay! Ganun na direksyon. Strong word from Mr. Ray Pumaloy. Kasi ganun ka, explain ko lang ha, kasi may pinanggagalingan si Ray Pumaloy. Di ba, nung juicy days, meron ako inatina na party ng isang staff ng isang show na nilabasan niya. Okay. Oh. Tapos, dumating si Rian. Ay, ito ba yung blind item mo? Blind item. Akihiro Sato. Kay Akihiro. Yes. Dumating si Rian na hindi niya, all the while, kala namin wala si JC. Nandun lang pala si JC, magkasabay silang dumating. Tapos, nung naging, kumbaga, lumalim na yung gabi, syempre, nakainom na ng mga alak, medyo nag-enjoy na, masyadong moochie. Ibig sabihin, masyadong malapit si Akihiro at saka si Rian. So, nag-walk out itong si JC. Oh, nagselos. Nagselos. Tapos, tinatanong ko si Rian, sabi nga, makaibigan lang naman daw sila ni JC. So, dahil doon, sinasabi mong si Rian ay sinungaling. Okay. Habang ikinukwento kasi, kami naman, wala naman kaming, mga kaibigan, mga kapatid, kasama po natin, isang napakagaling at matalinong komedyante, Arnel Ignacio. Na, walang trabaho. Alam mo, ito yung kwento naman kasi nitong si ano. Okay. Pero daw isang young actor dati na lakad ng lakad ngayon. Sa hita ng salita. Naka-jacket daw sa Cubao. Oo. Ba't naman sa Cubao? Jacket daw, mamaya. Eh, malapit siya dun eh. Alam mo, alam mo, kinuha siya. Alam ko saan siya nakakarating. Yung sabi, isa na siya sa Toninyong Gala. Isa na siyang Santoninyong Gala. Ano ba ito show nyo? Kanina, boobs ni ano? Nawawala ngayon naman. Kumusta ka na? Magandang gabi sa iyo. Ito, mabuti naman. Ano latest? Ang latest, meron kaming painting naman ngayon. Uy, lako. Kapag pinag-usapan ng sining na visual, interesado kami dyan. Oo, dahil alam mo naman, kailangan pag ganito, hataw ka ng hataw, soft drinks. Ano ba yung ginagawa ko? Oh, meron pa akong pauupahang limousine na pangkasal. June 26 and 27 si PICC. Talaga? Yes. Sa showbiz, kailan ka magbabalik sa showbiz? Kasi full blast ulit sa mga game show. Hindi ko alam. Oo, mag-ano ka na ulit? Dito na. Alam mo naman, hindi naman. Dito ka na. Alam mo naman, hindi naman tayo. Alam mo, ikaw lang ang napapanood ko na ang bilis-bilis magsalita na saktong-sakto. Saka na, hindi ko alam paano ko nagagawa yun. Para nag-a-apresyon to. Ano ba? Pero tama. Yung unong araw, yung ginagawa ko yung Go Bingo, kalandian ko, nagpalagay ako ng pampadiretso ng ngipin. Hindi ganun ang bakal-bakal yan. Eh, 10 episode ang ginagawa ko sa isang tape. Ay, dumugo yung buhang. Pero, ang buhay pag-ibig mo ba? Wala na ba mga gulo? Wala. Maayos na ba kayo? Maganda nga yung medyo may gulo eh. Pagka walang gulo, parang matanda ka. Walang gulo, parang okay lang. Uwi ka, ayos lahat.